Magandang araw sa inyo. It's another tutorial for Physics 1 at ang topic natin ngayon ay Newton's Law of Motion. So, let us discuss first Newton's first law. So, ang definition nito, an object at rest stays at rest and an object in motion stays in motion with the same velocity and in the same direction unless it is acted upon by an unbalanced force. Ang ibig sabihin nun, ang bagay na nasa at rest ay mananatili sa at rest at isang bagay na gumagalaw ay mananatili sa paggalaw na may parehong bilis at parehong direksyon, maliban lang kung ito ay a-applyan ng isang hindi balancing pwersa. Ang ibig sabihin lang nun, lahat ng force ay dapat equal sa zero. Okay, para bumagsak ka dito sa topic ng Newton's first law. Kasi sabi niya, basta walang external force na nakaka-apekto sa bagay na nasa at rest, ito ay will continue to be at rest. At kapag walang external force na nakaka-apekto sa paggalaw ng isang bagay, ito ay will continue to move. Okay? So, isa pang tawag sa Newton's first law is law of inertia. Okay? So, the second term is force. And definition of force, it is a vector quantity that tends to produce an acceleration of a body in the direction of its application, or simply, it is push or a pull. So, ibig sabihin, ang force is just tulak o hila o persa na inapply sa isang bagay. That is force. Okay? So, the third term is inertia. So, the definition of inertia, it is the tendency of a body to keep moving once it is set in motion. Ang Tagalog ng inertia ay tigal o inertia. So, ang tigal, ito ang tawag sa katangian ng isang bagay na gumagalaw sa isang tuwid na direksyon hanggat walang pumipigil dito. O kaya, ito rin ang tawag sa katangian ng bagay na nanatiling nakahinto hanggat walang nagpapagalaw dito. That's what you call inertia o tigal. Okay? Okay, let's answer some problem regarding this topic para maintindihan nyo kung ano ang ibig sabihin ng Newton's first law. So, sa number 1, sabi niya, a 2-kilogram ball is moving across a frictionless surface with a constant velocity of 1 meter per second. So, determine the force necessary to maintain this state of motion. So, ang given ay mass ng bola, which is 2-kilogram ball, and the velocity of the ball, which is 1 meter per second. We are required to find the force. Okay? So, ang sagot dito, ang pwersa ay equal sa zero dahil the ball will continue its state of uniform speed in a straight line until an unbalanced force acts upon it. So, kung babasahin mong maigi yung problem, wala namang in-apply na pwersa dun sa paggalaw ng bola na yon. So, ibig sabihin, ang pwersa ay equal kagad sa zero. Okay? Now, let us discuss Newton's second law. Ang definition nito, the force acting on a body is directly proportional to the product of its mass and acceleration produced by the force in the body. So, the Newton's second law is defined by the following equation. So, sabi niya, ang force daw ay equal sa MA. Okay? Mass times acceleration. Okay? So, ibig sabihin, lahat ng pwersa sa horizontal axis ay parehas din ang formula, which is MA. Nagkakaroon lang ng subscript yung acceleration mo para masabi na yung motion ng object na yon ay nasa x-axis. So, ganun din sa lahat ng summation ng forces sa vertical o sa y ay equal din sa MA sub y. So, kaya siya A sub y kasi ito yung vertical acceleration ng object kapag nasa y-axis. Okay? At ang formula naman ng weight is equal to mass times the gravitational constant. Okay? So, ano naman ang mass? Ang mass, it is the quantity of matter contained in a body or ito ang dami ng matter sa isang bagay. At ang weight naman, it is the force with which a body is attracted towards the center of the earth. Or, ito ay timbang ng mga bagay o ng katawan. Okay?
Okay, let us derive the unit of force and weight in SI MKS. Dapat ang unit ng mass mo ay nakakilogram at ang unit dapat ng acceleration mo ay nakameter per second squared. So ang kilogram pag minultiply mo sa newton ay sa meter per second squared, ang lalabas sa iyo ay newton, okay? At ang symbol ng newton ay capital letter N, okay? So ganun din sa weight. Ang unit dapat ng mass mo ay naka-kilogram at ang unit dapat ng gravitational constant mo ay naka-meter per second squared. So, kapag naka-SIMKS ka, dapat ang value ng gagamitin mo ng gravitational constant ay yung 9.8. Okay? So, kapag multiply mo ulit ang kilogram sa meter per second squared, ang lalabas na unit ay newton. Okay? Now, let us derive the unit of force and weight in SI CGS. Dapat ang unit ng mass mo ay nakagram at ang unit dapat ng acceleration mo ay nakasentimeter per second squared. Kapag minultiply mo ang gram sa centimeter per second squared, ang lalabas na unit sa iyo ay dynes. Okay? So, ang equivalent unit ng dynes is equal to gram times centimeter per second squared. Okay? So, sa weight naman tayo, ang unit dapat ng mass mo, nakagram din. At ang unit dapat ng gravitational constant mo ay centimeter per second squared. At dapat, ang gagamitin mong gravitational constant ay yung value na 980 centimeter per second squared. So, kapag multiply mo si gram sa centimeter per second squared, ang unit na lalabas sa iyo ay dynes. Okay? Now, let us derive the unit of force and weight in British units. Okay? Dapat, ang unit ng mass mo ay nakaslag at ang unit dapat ng acceleration mo ay naka-feet per second squared. Si slag, pag binultiply mo kay feet per second squared, ang equivalent unit na lalabas sa iyo ay pounds. Okay? So, sa weight naman tayo, ang unit dapat ng mass mo ay nakaslag at ang unit dapat ng gravitational constant mo ay feet per second squared. So, kapag nandito ka sa British unit, dapat ang value ng gravitational constant na gagamitin mo ay yung value na 32 feet per second squared. So, si slag, pag minultiply mo sa feet per second squared, ang lalabas na unit doon ay pounds. Okay? Okay? Let us discuss tensile force. Ang symbol nito ay capital letter T. Ang definition niya, it is the force acting on a string, chain, or tendon tending to stretch it. O kaya, ang isa pang definition nito, it is a stretching force that acts on an object along its length causing tension. Ang ibig sabihin lang nun, anything that deals with lubid, tali, kadena, lahat yun ay nakakaramdam ng tensile force. Kapag nag-apply ka ng pwersa sa magkabilang dulo ng tali at ito ay hinila mo, okay, yung pwersa na nararamdaman ng tali sa pag-stretch nito, ang tawag mo doon ay tensile force. Okay? So, the next term is normal force. Ang symbol nito ay capital letter N or N ng Greek alphabet. Ang definition nito, it is the component with supporting force that is perpendicular to the surface. So, para maintindihan mo, ito din ay supportang pwersa na iginawad sa isang bagay para masuportahan ang bigat nito. Okay? So, kung titingnan mo itong diagram na ito, okay, para maintindihan mo kung anong ibig sabihin ng normal force. Let us say, itong box na ito may bigat. So, yung bigat nito ay hinihila siya pababa. So, may upward force na humihila sa kanya para itong object na ito hindi lumubog sa ilalim ng lupa. May equivalent equal force na humihila dito pa upward. At ang tawag mo doon ay normal force. Okay? So, si normal force at saka si weight ay always equal. Kasi kapag isa sa kanila ay malaki, let us say, mas malaki ang weight mo kaysa sa normal force mo. Ibig sabihin, itong object na to ay parang lumulubog sa ilalim ng lupa kasi mas malaki yung pwersa na humihila pa ilalim. So, kapag naman yung normal force mo naman ang mas malaki kaysa sa weight mo, baka itong object na to ay nasa ere. Okay? So, kaya lagi itong equal yung normal force mo at weight mo para masabi mo na yung object na yon ay nasa level surface.
Okay? So, the next term is friction force. At ang symbol nito ay small letter F. Ang definition niya, the tangential force acting on an object that opposes the sliding of that object on an adjacent surface with which it is in contact, or the friction force is prior to the surface and opposite to the direction of motion or of impeding motion. Para maintindihan mo, ito ay isang pwersa na salungat sa paggalaw sa pagitan ng dalawang surface na in contact. Okay? So, let us say, itong figure ulit na ito ang gagawin natin example. So, itong object na to ay in contact dun sa sahig, sa surface ng sahig. So, kapag itinulak mo yung object na yan, may friction yung sahig. Kasi may contact itong object na to sa surface nung sahig. Okay? So, ang tawag mo doon sa pwersang ina-apply nung sahig ay friction force. Okay? So, let us say, kung ang pwersa mo, tinulak mo itong object na to papuntang kanan, okay, dyan mo siya tinulak. So, ibig sabihin, ang direction ng frictional force mo ay opposite dun sa in-applied mong pwersa. Okay? So, yun ang friction force. At ang formula nito, that is F, is equal to mu times ng N. Okay? So, si N, alam nyo na yan ay si normal force. Si mu, ang tawag dyan ay coefficient of friction force. Ang coefficient of friction force, para maintindihan mo, yan yung sumusukat kung gaano ka-smooth o gaano ka-rough yung surface ng isang object. Okay? So, ito ay walang unit. At ang value niyan ay naglalaro lang from 0 to 1. Okay? So, kapag ang value mo na nakuha ng coefficient of friction ay malapit sa 0, ibig sabihin yung surface nun ay very smooth. Kapag naman ang value nakuha mo ay mas malapit sa 1, ibig sabihin yung surface na yun ay very rough. Okay? So, si tensile force, si normal force, at saka si friction force, dahil lahat yan ay pwersa, ang unit na dinadala niyan o ginagamit niyan ay Newton pag MKS. Kapag naman CGS, ang unit na ginagamit niya ay dynes. At kapag British naman, ang ginagamit naman niya ay pounds. Okay? Okay, let's answer some problem regarding this topic para maintindihan mo kung paano ginagamit yung mga formula sa Newton's second law. So problem number 2, a 900 Newton body is to be given an acceleration of 0.8 meter per second squared. How large force must act upon it? That is the question. So, ang given sa'yo ay weight, okay, which is 980 Newton, okay? So, weight. Tapos, acceleration. We are required na hanapin si force. Okay? So, para madali kang makakapagsagot sa mga problem na to, kasi maraming gumagamit ng Newton na unit, katulad ng tensile force, frictional force, normal force, weight, at saka applied force. So, paano mo malalaman? Paano natin nalaman na ito ay weight? Kapag walang binanggit ko, ano yung value na yon na dala-dala niya ay Newton, dynes, or pound, it is always weight. Okay? Yun yung lagi mong tatandaan. So, let's answer this problem. So, ang formula ng weight ay equal sa mg. Kailangan natin makuha yung value ng mass kasi para makuha natin si force, dahil ang formula ni force ay equal sa mass times acceleration, ang given lang sa atin ay weight at saka acceleration. So, kulang tayo ng variable na mass. So, ibig sabihin, makukuha natin yung mass na value dun sa formula ng weight mo. So, ang weight is equal sa mg. So, ibig sabihin, kapag minanipulate mo yan, if you divide both sides by g, makukuha mo yung formula ng mass mo, which is equal to weight over the gravitational constant. Okay? So, ang value ng weight, you substitute the given data, that is 980 Newton over 9.8 meter per second squared. So, ang sagot na lalabas sa iyo doon ay 100 kilogram. So, bakit naging kilogram kagad ang sagot? Diba sabi natin kanina, sa derivation, ang Newton ay equivalent sa kilogram, okay, times meter per second squared. Okay? So,
na-cancel out na ngayon itong meter per second squared na to sa meter per second squared nung gravitational constant mo. Kaya ang natirang unit ay kilogram. Okay? So, kaya naman 9.8 ang ginamit mo kasi ang given na data ay naka-SI MKS. Okay? So, dahil nakuha na natin si mass, makukuha na natin si force. Ang formula ni force is equal to MA. So, you substitute the calculated data and the given data, you will get 100 kilogram times 0.8 meter per second squared. So, lalabas sa'yo doon ay 80 newton. Okay? Dahil kilogram, pag minultiply mo sa meter per second squared, ang equivalent unit doon ay newton. Okay? Okay, let's answer another problem. So, problem number 2, a 10 kilogram box is being pulled with a force of 30 newton and is sliding with an acceleration of 2 meter per second squared. So, find the coefficient of kinetic friction. So, ang given sa iyo ay mass, which is 10 kilogram, okay, M, which is 10 kilogram, okay, 10 kilogram. And then, given ka ng force, which is 30 newton. So, 30 newton. And then, given ka ng acceleration, which is 2 meter per second squared. Okay? So, we are required to calculate the coefficient of friction. Ito ang pinapahanap, yung symbol na yan. Okay? Okay, let's answer this problem. So, para masagutan natin yung problem na yan, kailangan i-drawing muna natin. Let us say, ito yung 10 kilogram box. Okay? Yan. At, let us say, dahil wala naman siya sinabi kung saan papunta yung box na yun, kung saan in-apply yung 30 newton na yun na pwersa. So, let us say, i-assume natin na hinihila ito in a positive direction. So, kaya in-assume ko na yung direction ng pwersa na 30 newton na yun ay papuntang kanan. Okay? So, kung hinihila itong object na to papuntang kanan, ang direction ng frictional force ko ay opposite dito sa applied force ko na to. So, ibig sabihin, papuntang kaliwa si F. Okay? So, sabi natin, may mass yung box na yun. So, ang weight niya is downward. It is always downward. Okay? So, para hindi lumubog sa ilalim ng lupa yung object na yun, mayroong ding upward force na humihila sa kanya pataas. And that is your normal force. Okay? So, let us calculate the value of weight first. So, ang formula ng weight is mg. Okay? So, substitute natin yung given data. Ang mass mo is 10 kilogram. And then, since lahat ng unit na nakalagay doon sa given ay naka-MKS, kaya ang gagamitin natin gravitational constant ay 9.8. Kaya, minultiply mo yung 10 kilogram na yun sa 9.8 meter per second squared. So, ang lalabas na weight mo ay 98 newton. Okay? So, para makuha natin si normal force, kasi ang kailangan nating variable na makuha dyan, si F at saka si N. Kasi, sabi natin, ang formula ng F o ng frictional force ay equal sa mu, okay, times ng normal force. So, para makuha mo si coefficient ng friction na magiging formula mo ay F, okay, over the normal force. So, ibig sabihin, kailangan natin makalculate muna yung frictional force at saka yung normal force para makuha natin yung coefficient of friction. Okay? So, kung magsasummation ka ng pwersa pa-vertical, ibig sabihin nun, lahat lang ng force sa vertical axis. So, sa vertical axis, ang nakikita mo lang pwersa na patayo ay yung normal force at saka weight mo. So, sabi sa Newton's law of motion, lahat ng pwersa na going upward and going to the right ay positive. At lahat naman ng pwersa na going to the left and going downward ay negative. So, makakabuka ng formula kapag nag-summation ka ng forces na vertical axis mo. That will be N, dahil positive si N, dahil upward, minus ng weight. Kasi yung weight mo ay pababa. So, ang daladalang sign nun ay negative. Kaya, ang naging formula ay N minus ng weight.
is equal to zero. Dahil ang vertical force mo, yung summation ng vertical force mo is equal to zero. Dahil ang formula ng F sub y, okay, is equal to mass times acceleration sa vertical axis. So, itong acceleration mo sa y ay zero. Dahil yung object na to ay hindi hinihila pa taas, kundi hinihila pa horizontal. That is the reason kung bakit ang summation ng Fy mo ay zero, kasi wala kang vertical acceleration. Okay? So, kung zero na yan, itranspose mo yung weight na yan sa kabilang side, ang kalalabasan na formula mo ay N is equals to weight. So, ibig sabihin, dahil na-calculate na natin yung weight kanina, that is equivalent to 98 Newton. Okay? So, since nakuha mo na si N, yung normal force mo, ang kulang na lang na variable natin ay yung frictional force. Makukuha mo si frictional force kapag nag-summation ka naman ng forces sa x-axis. Okay? Ibig sabihin nun, lahat lang ng pwersa sa horizontal axis. Okay? Sa x. So, ang nakikita mo sa x-axis na pwersa, itong applied force at saka frictional force. So, si F na malaki o yung applied force mo ay papuntang kanan, kaya positive siya. Tapos si frictional force mo naman ay papuntang kaliwa, kaya ang daladalang sign nito ay negative. Kaya kapag nag-summation ka ng forces sa x-axis, ang lalabas na formula sa iyo ay F minus F. Okay? So, F minus ang F. Kasi ito, papuntang kanan, kaya positive. Tapos ito, papuntang kaliwa, kaya negative. Okay? So, sabi natin, ng formula ng force ay equal sa MA. Kaya, ang kalalabasan ng formula mo, okay, ay F is equal to F minus MA. So, ito, parang itong F na to, itranspose mo sa kabilang side, magiging positive small, positive F siya. Tapos, itong MA na to, itranspose mo sa kabila. Kaya, ang kinalabasan ng formula ay F is equal to F minus MA. Okay? So, sabi natin, yung pwersang in-apply para maitulak itong object na ito ay 30 Newton minus ng mass, which is 10 kilogram, times the acceleration, which is 2 meter per second squared. Ang lalabas ay dyan, 30 minus ng 20, that is 10 Newton. Okay? So, makukuha mo na yung coefficient of kinetic friction. Okay? That is the ang formula nun ay F over N. So, frictional force over the normal force. You substitute the calculated data. Ang lalabas sa'yo doon, 10 Newton over 98 Newton. So, this Newton, okay, ay magka-cancel out. Kaya ang lalabas sa sagot ay 0.1. So, ibig sabihin, dahil yung value na 0.1 ay malapit sa 0, ibig sabihin, yung surface nung sahig ay very smooth. Okay? Okay, let us discuss Newton's third law. Ang definition nito, for every action, there is an equal and opposite reaction. The action and reaction act on two different bodies simultaneously. Ang ibig sabihin nun, ang mutual na mga pwersa na action at reaction sa pagitan ng dalawang katawan ay magkatumbas at magkabaliktad. Okay? So, ang formula nito ay F sub A is equal to negative F sub B. Okay? Ibig sabihin, para pumasok yung topic sa Newton's third law, dapat there's an interaction between two objects. So, kaya may A and B ka dyan, kasi ito yung object A and then object B. Ibig sabihin, kapag nagkaroon ng interaction yung dalawang object na yon, yung pwersang nararamdaman nila ay parehas lang. Okay? Pero magkaiba ng direksyon. So, let us say, may bola. Okay? Ito, isa at saka isa pang bola. Let us say, itong bola na to ay pinagulong mo papuntang kanan. Tapos, ito namang bola na to pinagulong mo papuntang kaliwa. So, kapag nagbanggaan silang dalawa, yung pwersang naramdaman nila para magtumalbog sila sa magkabilang direksyon. Dahil itong bola na to, tumama na dito sa bola na to, tatalbog papuntang kanan. At ito namang bola na to, bumangga dito sa bola na to, tatalbog papuntang kaliwa. So, ibig sabihin, yung pwersa nito ay positive. Kasi,
papuntang kanan. Okay? At yung persa naman na naramdaman ng bola na yon para tumalbog sa kabilang side ay negative kasi siya ay papuntang kaliwa. But the force na naramdaman ng dalawang bola na yon after they collided ay parehas lang pero magkaiba lang ng direksyon. And that's what you call Newton's third law. Okay? So, let's answer some problem regarding this topic. So, sa problem number 3, 499 toy car and a 1,960 dyne pouch bag are connected by a stretched rubber band of negligible mass. When they are released, the initial acceleration of the pouch bag is 3 cm per second squared westward. What is the initial acceleration of the toy car? So, ang given sa atin ay weight ng toy car. Okay? Let us say na sub T na lang. Para ibig sabihin nun ay bigat ng toy car. And that is equal to 400 okay? 490 dynes. Okay? Dynes. Okay. And then given ka din ng weight ng pouch bag. Let us say W sub P na lang yan. At ang value niya ay 1,960 dynes. Okay? Dynes. And then, given ka daw ng acceleration, yung initial acceleration ng pouch bag. So, ang value nun ay 3 centimeter per second squared. Okay? So, lalagyan natin ng negative sign kasi sabi niya papuntang west ito. So, ibig sabihin papuntang kaliwa yung pouch bag. So, ang dala-dala dapat na sign ng acceleration mo sa pouch bag ay negative sign para masabi mo kung saan yung direction ng acceleration na yan dahil ang acceleration is a vector quantity. Okay? So, ang hinahanap ay acceleration ng toy car. Okay. That is the question. So, let's answer the problem. So, i-drawing natin. Sabi niya, yung pouch bag ay papuntang westward. So, let us say, ito yung pouch bag. Okay? Lagyan natin ang letter P. Tapos, ito naman yung para sa toy car. Let us say, yan yung toy car. At yan ay kinabitan ng tali. Okay? Lagyan natin ang tali. Kunyari, yan. It's connected. In-stretch, tapos ni-release. So, ibig sabihin, ang acceleration ng pouch bag mo is going to the west. Okay? So, ibig sabihin, ang acceleration ng initial acceleration ng toy car mo is going to the east. Okay? So, dapat ang makuha kong sagot, ang expected na sagot kong makuha sa acceleration sa toy car ko ay positive kasi papuntang kanan yung toy car. Okay? So, ang gagamitin natin formula dito ay Newton's third law dahil there is an interaction between two objects. So, kaya gagamitin natin formula F sub 1 is equal to negative F sub 2. Okay? Let us say si F sub 1, that is yung toy car, tapos yung F sub 2 mo naman, yun naman si pouch bag kasi siya may daladalang negative sign. So, ang formula niya, sabi natin, ang formula ng force is mass times acceleration. Kaya, naging formula ng F sub 1 mo ay mass 1 times ang A sub 1 is equal to negative mass sub 2 times ang acceleration sub 2. Okay? So, since ang given ay weight, so kailangan muna natin makuha si mass 1 at saka si mass 2. So, para makuha natin si mass 1, ang formula nun ay weight over G. Dahil sabi natin, ang weight is equal sa mass times the gravitational constant. So, para makuha mo si mass, you divide both sides by G. So, ang kalalabas ng formula nun ay weight over G. Okay? So, kaya ganun yung naging formula dito, weight over G. So, yung weight nung toy car, that is 490 dynes over 980 centimeter per second squared. So, kaya 980 centimeter per second squared ang ginamit natin dahil yung mga unit na binigay ay naka-CGS. So, kaya ang gagamitin nating gravitational constant ay yung 980 centimeter per second squared kasi naka-CGS siya.
Okay? So, ang lalabas sa'yo dyan, kapag in-evaluate mo itong value na ito, ang lalabas sa sagot sa'yo para kay mass 1 o mass ng toy car ay 0.5 gram. Okay? So, si mass 2 naman, yung mass ng pouch bag mo, m sub 2 mo is equal to weight sub 2 over the gravitational constant. So, ang weight ng pouch bag mo ay 1,960 dynes over the gravitational constant, that is 980 centimeter per second squared. So, ang lalabas sa sagot sa'yo doon ay 2 gram. So, ibig sabihin, pwede na tayo mag-solve ng acceleration na hinahanap natin, which is the initial acceleration ng toy car. So, dito sa formula ang dinidrive natin, which is m sub 1, a sub 1 is equal to negative m sub 2, a sub 2. Ang kailangan natin makuha ang formula ay yung acceleration ng sub 1 mo, which is the initial acceleration ng toy car mo. So, we divide both sides by m sub 1 para makancel out yung m sub 1 dito sa side na to at mapunta dito sa kabilang side. So, ang kalalabas ng formula nun is a sub 1 is equal to negative m sub 2 times a sub 2 over m sub 1. So, substitute mo yung mga calculated data and the given data. Ang lalabas sa sagot sa iyo dun ay 2 gram times 3 centimeter per second squared over 0.5 gram. So, nakalimutan natin ilagay yung negative sign dito kasi sabi natin yung acceleration ng pouch bag ay papuntang west. So, papuntang kaliwa. So, negative times negative, ang lalabas sa sagot sa iyo doon ay positive. Okay? So, ang final answer mo doon will be 12 centimeter per second squared. Okay?